Secretary Paidy Acosta. Present. Hiniling ng mga board members sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan kahapon na maglabas ng kautusan ang Department of Trade and Industry na mas paigtingin pa ng mga pampubliko at pribadong establishmento ang pagpapatupad ng minimum health protocols. Layunin umano nito na paalalahanan ang mga establishmento sa buong lalawigan, lalo na sa lungsod ng Puerto Princesa, para mapababa na ang bilang ng kaso ng COVID-19. I think it is highly recommended and suggested to top LGUs, even the barangays, to monitor the issuance of DTI for the strict implementation of minimum health standard, Mr. Chair. Since the DTI Palawan will also coordinate to the local government units and to the barangays in order that they will monitor the strict implementation of the minimum health standard in every local government units. So, cover na rin po doon yun kasi DTI will also coordinate to the local government units for the implementation of the said minimum health standard. Nais din ng Sangguniang Panlalawigan na masusing i-monitor ng DTI ang mga establishmento kung talaga bang ipinatutupad nila ng maayos ang mga minimum health protocols. Ayon naman sa supervisor ng isang supermarket sa lungsod, sinisiguro ng kanilang pamunuan na nasusunod ang minimum health protocols hindi lang ng mga taong bumibili sa kanilang tindahan, kundi pati na rin ng kanilang mga empleyado. Official, tsaka katulad po nito, bawat counter po may mga harang, tsaka naka-alcohol, tapos social distancing po. Maaari naman daw isumbong ng mamamayan sa DTI ang mga establishmentong hindi sumusunod sa mandato. Sa patuloy na pagtaas ng aktibong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Palawan, ay nasa bawat individual din umano ang solusyon para hindi ito kumalat pa. Kinakailangan lang ng iba yung pag-iingat, tamang pagsunod sa minimum health protocols, at iwasan ang paglabas ng tahanan, lalo na kung hindi naman kailangan. Harvey Garilao, Alpha News, Philippines.